Very important topic po ito, Sir Vic, kasi ano po eh, kalat na to eh. I mean, nakikita sa mga subdivision yan. So, siguro, my first question will have to be, eh, dati-dati kasi ang sinasabi, hindi naman kailangan irehistro. Ngayon po ba, eh, dapat nang irehistro ang mga e-bikes at saka e-scooters? Sir Peter, I just want to clarify that based on the existing administrative order ng LTO, this is KO 2021-039, otherwise known as the Consolidated Guidelines in the Classification, Registration and Operation of All Types of Electric Motor Vehicles, dated May 11, 2021. Yung e-bikes at e-scooter, hindi naman po talaga sila required na i-rehistro. Okay. Only those e-vehicles, yung electric, what you call this, e-scooter na may baterya speed na 50 kilometers per hour, yun lang po ang required na irehistro sa LTO. Basically ho yung mga tinatawag natin personal mobility scooter o yung mga electric scooter, yung e-bikes, ang capacity po nito max speed is just 12.5 to 25 kph. Hindi ho talaga sila required na irehistro at hindi rin ho required na magkaroon ng driver's license. Only Sir Vic, eh, kung hindi po siya kailangang irehistro, di ibig sabihin po ba hindi dapat na lumabas sa mga public roads? Sir, pwede ho silang lumabas, but ayon ho dito sa administrative order, yung road operation ho nila are only limited to bicycle lanes, pedestrian lanes, private roads, and other similar lanes, yung mga barangay roads. Doon lang po dapat talaga sila dumaan. Kasi meron ho tayong mga major roads na may mga exclusive bicycle lanes. So, doon po sa pinaka-outermost lanes, katabi ng pedestrian lanes, doon lamang ho dapat sila dumaan. Hindi ho sa gitna ng kalsada. Sir Vic, ano na lang din po, no? Meron po ba tayong review and regulatory board na tututukan itong usaping ito bago pa po tayo magkaroon ng guidelines? Kasi ngayon po, dumadami na po lalo yung mga makers ng mga electric mobility devices, nga po, di ba, na tinatawag natin. At nag-iiba-iba na po yung specs, yung specifications niya, yung power at yung lakas ng kada scooter na yan. Meron po tayo yung mga mababaga lang, meron din po talaga na aabot po kakayaning makipagsabayan sa mga motor yung bilis nila. So, bago po mabigyan ito ng regulation, maaari po bang malagyan ng mas maayos na classification before tayo magbigay ng guidelines? Yes, boss. Sir Vic? Sir Vic? So, yun nga po ang tanong ko. Lost his face yata si Sir Vic. Diba? May natanong yata kay Sir Vic. Affect lang po. Oo nga eh. Affect lang. Oo, may ano siya. Sorry, tumawag lang si Chairman. Sinagot ko lang. Kaya pala. Hindi ko pwede tanggihan yung tawag ni Chairman. Okay lang po, pasensya na. Ah, hindi, wala pong problema. Come again, sir. Come again. Akala ko, sinabihan kayo ni Chairman na itigil mo na yung interview. hindi po. May utos lang na importante. Sinagot ko lang. Okay. Opo, balikan ko po, Sir Vic. Mayroon po ba tayong review and regulatory board na bago po sana tayo mag-release ng guidelines? Meron naman na po, no, yung nailabas na nga po the previous year. Pero dumadami po kasi ngayon yung mga makers ng mga electric mobility devices. Nag-iiba-iba na po yan. May mga low power to very high powers na
kaya na nga po makipagsabayan sa motor. Actually, may nakikita na nga ako partner and Sir Vic sa EDSA sila bumabaybay. Bagamat nasa bicycle lane, nasa EDSA pa rin sila. So, before po sana magkaroon ng guidelines, meron po ba tayo mas maayos, mas masusing pag-aaral dito sa mga mobility devices na ito? Ma'am, actually this LTO administrative order, kompleto naman na po siya. Perhaps we just lack yung information and education sa mga e-vehicle users. Kasi unang-una, hindi siguro nila alam na restricted lang yung road operations nila. Pangalawa, kailangan din dapat na lagi silang may gamit na protective gear or helmet. Pangatlo po, yung mga e-scooters na may 26 kph at hanggang 50 kilometers per hour na speed, dapat alam din nila na required sa administrative order na kailangan i-rehistro nila ang kanilang e-vehicle at kailangan din nilang magdala ng lisensya. So siguro po yun lang ang kulang kasi sa tingin ko naman po itong nilabas ng LTO, kompleto naman na po ito. It's just, you know, yung attitude and, you know, mindset ng mga motorista, lalong-lalo na yung may mga gamit na e-vehicles. Perhaps they're not aware about this or ayaw lang nilang sumunod because they think kapag e-vehicle sila, naka-scooter, okay lang kahit saan sila pumunta. So it's high time, lalong-lalo na po ngayon na pabalik na at bubukas na naman ang mga eskwela face-to-face and perhaps there are so many students that might, you know, be leaning to use this e-vehicle. So sana po maging aware sila na they should be cautious in using this and laging gumamit ng protective gears. At dumaan lamang dun sa bicycle lanes and other similar lanes na minandato dito sa administrative border ng LTO. Opo. When we say kailangan po nating ipahingan po ng certification, ng registration, etong mga mobility devices that would run faster than 50 kph, kailangan po bang magkaroon ito ng sarili nilang mga plaka? Yes, ma'am. Kasi pag nagparehistro sila sa LTO, definitely magkakaroon sila ng plaka. Kasi may mga e-scooters so talaga, lalo na yung mga three wheels na medyo ano na po, kaya na pong umabot sa 50 kph yung speed limit nila. And required na ho yan, alinsunod dito sa AO ng LTO. Oo. Sa ngayon, sir, wala pa po tayong any, ano, ay, sorry, partner. Sige. Singit ko lang, Sir Vic. So, unang-una kasi dapat, to be fair, ano po, yung e-scooter, e-trike, I mean, this is such a godsend, ano, ngayong panahon na ito na napakataas na ng presyo ng gasolina. O pangalawa, para po doon sa ating mga senior citizens and the PWDs, ano po, ang laking bagay po niyan. Opo. Kaya lang ang nagiging problema sa totoo lang, ako po ay galing ng norte kanina, maging sa highway sa dito sa Cagayan Valley Road o yung tinatawag na Maharlika Highway. Abi nakakakita po ako ng mga e-trikes. Hindi naman solo-solo lang ito. Merong driver sa harap, may dalawang pasahero sa likod. Nasa National Highway. So, in other words, kailangan na po siguro talaga ng itong IRR, ano, Implementing Rules and Regulations, na very, very clear, klaro sa lahat kung saan mo pwedeng gamitin yan. Tama po ba? Yes, ayun po bang tinutumbok ng MMDA? Kasi po, Sir Peter, kahit saan naman hong National Road, bawal ho talaga ang tricycle mo, whether it is e-tricycle or gasoline-powered. Alam naman po natin yan. Perhaps it's just, you know, the enforcement, lalong-lalong nasa mga probinsya na medyo lenient pa yung pag-enforce nito. But dito ho sa atin, may mga na-impound na ho kami na mga e-tricycles na nahuli na nag-apply along EDSA. At wala pa pong rehistro. So, pinag-i-impound po namin yan. Opo. Sir, at ano din po, wala po tayo ngayon sa LTO. We have no, anong tawag dito? Di ba, pag may, kukuha po tayo ng lisensya, pag driver's license yan, or na motor, or sasakyan,
meron po tayo mga tests at even hands-on ano eh, 'di ba? Driving test na tinatawag. Ito pong mga electric mobility devices, wala po tayong ganun. And as a user po, I drive and I also have my own e-bike and my own e-scoot. Alam ko po yung difference ng dalawa. At napakahirap po na gumamit ka ng e-bike, gumamit ka ng e-scoot na hindi ka marunong magmaneho ng sasakyan because they don't know the blind spots, partner, ng mga sasakyan. At maliit sila, sir. Maliit, mabilis. Kailangan po siguro natin magkaroon na ilagay din po natin yun, no, on the regulation, or meron na po ba yan doon sa inilis? Yes, ma'am. Actually, nasa guidelines po yan dito sa AO na yung mga e-bikes and e-scooters must always yield the right of way to the incoming traffic. Basically, yun po talaga yung mindset ng users. Is, you know, yung road discipline and road courtesy dapat andun, lalong-lalo na if you're using e-bike or e-scooter. Kapag nasagi ka talaga, kawawa mo naman. So, we want to promote, you know, road safety, and, you know, road safety must be a shared responsibility among, you know, road users. Kaya nga po, ito ang pinaiting natin ngayon, lalong-lalo na magpapasokan. Sana we could educate more and, you know, have this, you know, information sa lahat na gustong gumamit nito, nagagamiting service nila pagpasok sa eskwela na. Dapat, dun lang dapat sila dadaan, dapat, they should always give the right of way sa mga incoming traffic and always use protective gear. Yun naman po yung ano talaga natin. Opo. Sir Vic, dalawang bagay po. Unang-una, meron po ba tayong idea ang MMDA o LTO kung ilan talaga ang ginagamit na ngayon dito sa Metro Manila na e-bike at e-scooter? Alam ba natin more or less kung ilan na talaga? Ang sabi nila sa isang interview ng isang e-scooter user, sabi nila nasa 20,000 na po ang ano daw gumagamit nito. Opo, but we don't have ano, no? And majority of it, siguro mga 90% nasa NCR. Opo, but we don't really have any way or method of monitoring, ano po? I mean, wala nagmo-monitor sa sales. Since they are not really required to register sa LTO, talagang we could only siguro monitor it dun sa mga distributors or dealers ng mga scooters kung ilan yung nabebenta nila. But that's precisely the point, di po ba? I mean, kung nagbebenta, unang-una, ini-issue ba ng OR yan? Pangalawa, sino po ang ano, Sir Vic, sino ang nagiging nagmo-monitor, nagta-track ng quality control nito? Hindi ba pag mga ini-import na mga bagay, halimbawa DTI, okay, kailangan accredited ng DTI. Ayan, di ba? That's the lead agency, yeah. Opo, paano yun? Hindi ba, lalong-lalo pag pinag-usapan, motor o solo motor, kotse, di ba, tricycle, di ba, dapat naman, alam natin na roadworthy yan. Paano dito? Who's ano, sino nagbabantay ng tindahan to? Yeah, siguro po, ang lead agency talaga niyan, DTI, since medyo malakas na ho at ang users nito, perhaps it's about time na ma-monitor din yung roadworthiness ng mga binibili nito, lalong-lalo na tumataas po yung presyo ng gasolina ngayon. Yun naman po, siguro with you know, the issues now na maraming gumagamit, perhaps we can look into it na talagang bantayan din yung mga nilalabas ng mga units nito. Opo. And, kasi whether we like it or not, Sir Vic, sorry Eureka, one last ano, whether we like it or not, pwede hong maging mitsa talaga ng buhay yan. I'm not saying we should ban it. I'm just saying, we have statistics on the road crashes of e-vehicles. Last year, from January to December, we recorded 346 incidents involving e-bikes, e-scooters,
and e-motorcycles. Based on our statistics, our records, from January to May, meron ho tayong 82 incidents ng road crashes involving e-vehicles. Dito lang po yan sa Metro Manila. But relatively medyo bumaba po. Nag-decrease ito. Considering meron na rin ho kaming unit, ang MMDA, meron ho kaming unit na tinatawag na Bike Lane Project Office, Bike Lane Program Office. Ito po yung mga unit na nagbabantay sa mga bike lanes ng buong major thoroughfares to make sure na yung mga bike lanes are free from any obstructions, that all the bikers and yung mga users ng e-scooters talagang dapat nasa bicycle lane lamang mo sila dumadaan. May mga tao na ho tayong nakakalat sa buong kamay nilaan para ito lang po ang trabaho nila. Sir, meron din po tayong mga unicycle na tinatawag, yung mga isang gulong din po, at mabibilis din po yung takbo nito. Papasok din po sila dito sa mga personal mobility devices natin, sir, na inaayos, no? Yes, sir. And they must also use the bicycle exclusive lane, the bicycle lane, the outermost lane or the pedestrian. Pwede nga hula silang gumamit ng ng mga sa pedestrian dinadana ng tao. For that. Pero kasi pero talagang iniwasan natin na dumaan sila sa gitna ng kalsada kasi yun know, talaga yung nakakatakot. Opo. But to also clarify din, Sir Vic, iba pa po yung mga ginagamit ng mga senior citizen natin na mga electric scooter for their own mobility. Hindi po yun kasama sa usapan na ito. Yes, ma'am. Okay. Alam niyo po, Sir Vic, yung dati-rate, yung mga yayamanin, mga ano yan sa loob ng mga gated subdivision, golf cart, di po ba? Naalala niyo po yun? Yes, considered naman kasi ngayon, po yung mga subdivisions, private roads. Pwede po talaga nilang gamitin correct. Yan. Tama po yun, With their subdivisions, opo. Yes, and I totally agree po, dahil halimbawa, lalabas sila, pupunta sa supermarket, di ba? Minsan iiwanan nila sa gate, ganyan. Yung kanilang e-bike or e-scooter, di ba? That's okay. Pero ngayon po, pag lumabas ka ng Commonwealth Avenue, ano pong gagawin sa mga ganon? I mean, violation na po ba kagad yun? Actually, kapag lumabas sila sa mga major thoroughfares, at meron mo tayong penalty rin under this administrative order. Ang tawag po sa kanila, operating in restricted roads. Kasi nga po, yung mga e-vehicles na ito, lalong-lalo na yung dapat gumamit lang ng bicycle lanes at limited sa barangay roads. Kapag lumabas po sila dun sa mga unauthorized roads, may penalty po yan na 1,000 po ang penalty. So pwede po silang matikita na magbigay ng fine ng 1,000 for going through restricted road. Pero hindi hahanapan ng lisensya, ng driver's license, Sir Vic? No po. Kasi if hindi ka makapagbayad, pwede yung, kung wala kang lisensya, pwede yung impound yung unit. Hindi, pero kailangan ba ng lisensya para sa e-bike po? Ah, hindi po. If you cannot pay the pwede mo siyang i-impound. Kasi kung wala kang lisensya, there's no use para matikitan ka. So ang gagawin po, i-impound yung unit mo, yung e-bike. Kapag nabayaran mo po, saka mo lang siya pwede kunin. Only upon the settlement of the penalty. Opo. Sir, na-mention po kanina na wala pa po tayong central database kung gano'ng kadami po ang mga nabebenta natin, sino-sino po at ilan ang mga users. Are you planning on making one? Because I do know na marami naman mga major sellers ng mga different scooters natin. Kailan pa po tayo magsisimula mag-build ng database? Po kasi ang mandato ng aming ahensya is only on the enforcement side. Kami po nagpapatupad lamang ng mga batas trapiko. Perhaps we could tap some other agencies more nito. Yung mandate po nila is really
monitor, alamin yung numero kung ilan ho talaga, and also to assess the roadworthiness ng mga ginagamit ng mga inisyong e-vehicles ngayon, kasi marami na ho talagang nagtatangkilik nito dahil sa taas ng presyo ng petroleum product. Totoo po yan. Pero sorry po, ayusin ko lang yung ano yung ating usapan. Kapag lumabas ka, halimbawa sa Commonwealth Avenue or sa Rojas Boulevard, gamit itong e-bike, e-trike o e-scoot, hindi mo kailangan po ng driver's license. Hindi ka pwedeng ma-charge na driving without license. Hindi required. Nako po, opo. Ayun pala yun. So, ibig sabihin, ang penalty lang talaga is you're using public road na hindi dapat ginagamit yung mode of transportation na yan. Mm-hmm. Yes, kasi limited lang mo talaga sila. Sa mga bicycle lane, so kapag gumitna ho sila, pwede silang hulihin talaga kasi bawal ho sila gumitna sa kalsada. Sir, kapag, dahil wala rin po tayong... Nabangga, ay, Rica, short lang. Kapag may nabangga po yung e-trike o kaya yung e-scoot, yun ba ay reckless imprudence pa rin? Actually, sir, sa atin naman, sa mga kapag involved in accident, lagi naman hong whether kasalanan mo hindi, if you're involved, lagi ka hong may participation dyan. Kasi dahil pinaporke nasa gitna yung scooter or e-bike, may lisensya ka na para banggain sila. So, hindi rin po ganun yun, Sir Peter. Hindi. Sir, dahil wala... Ibig ko sabihin, yung e-bike o e-trike po ang nakabangga ng tao. Kung sila nakabangga, eh, siyempre may liability po yung owner nito, definitely. They'll be held responsible and kasabay ng kanilang ano po, pwede talagang ma-impound yung unit at pwede rin makasuhan sila ng criminal liability kapag sila ay nakasagi o naka-accidente. And it caused injury sa kaninamang pedestrian using their e-vehicle. Ayun. Okay, Rica. Sir, because we're not requiring driver's license sa mga users nito, pati po ba ang age limit nito wala rin limit kung sinong pwedeng gumamit? Definitely yung mga bata, hindi ho talaga sila pwedeng gumamit yan. Yung mga elementary, lalong-lalo na sa kalsada. Siguro po sa mga subdivisions, private roads, pwede ho. Pero yung lalabas sila, along major thoroughfares using the bicycle lane, definitely hindi po natin yan ialaw. Hahanapan po ng ID on major thoroughfares kapag ikaw ay dapat 18 years old and above. Yes, ma'am.